Bala ko nag-prepare. Tilapia. 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 Yung isda ko, inasinan ko na. Tapos, i-prito natin mamaya. Okay, yung gulay ko. Okra. Meron tayong okra. Kalabasa. Meron tayong alugbate. Oh, sobrang sariwa, no? Saloyot. Saloyot. Pagkain ng mga Bisaya. Ito, longgay. O, diba? Ang tawag ko dyan, sari-sari. Hindi ko alam mo anong tawag sa ano. Parang dinding-ding yata yan siya. No? Parang dinding-ding yata yan eh. Ito muna unahin natin. Himayin natin ang ating gulay. Okay guys, bago tayo maghimay, iprito muna natin ang ating isda. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please like and subscribe para updated ka sa aking mga videos, mga new upload ko. Okay guys, magprito tayo ng isda. Okay guys, habang inihintay natin na matapos yung ating piniprito, maghimay muna tayo ng gulay. Oo, sariwa oh. Na-miss ko kaya ito. Pagkaing Bisaya. Pero yung mga pure Tagalog, hindi yata kumakain ng ganitong gulay eh. Nakatikim ka na ba nito? Rich kid ka kasi. Kaya hindi ka nakakatikim nito, no? Ito ang sari-saring gulay. Dinding-ding siguro ang tawag nito sa iba. So, pagkalap pa sa dinding-ding, yung panimpla nila, bagoong. Pero ayoko ng bagoong para dito dahil yung sabaw niya medyo maano, mabantot. Ano lang, natural na gulay lang. Marami dito sa amin. Sa probinsya. Libre nga lang eh. Mamuha ka lang sa kapitbahay. May gulay ka na, lalo na malunggay. Ang bilis kasi nito tumubo eh, kahit sa bakod lang. Diba? Kahit sa labas ng ano lang. Pintuan ng bahay mo. Pati malunggay eh. Talaga malunggay, ano, vitamins. Okay guys, mainit na. Pagawin natin ang ating isda. Guys, sariwa, no? Yan. So, para nang ano, nakompleto ko na halos yung bahay Kobo. Pero wala yata dito yung iba. Maraming wala pala. Si Jarillas. Balatan na natin ito. Yung iba, dito binabalatan. Pero ako, binabalatan ko siya. Medyo matigas. Thank you.
lasan muna natin. Okay. Slice. Mag-prito. Ito na ating isda. Okay. Mulo na ating tubig, guys. Umpisahan na natin. Mulo na. Una, yung ating sibuyas at kamatis. Hindi ko na siya ginigisa, guys, kasi yung isda na may mantika na siya. So, ayaw ko na mamantika yung sabaw. Sunod natin yung ating kalibase. Organic na organic. Walang kahit na anong katas ng mantika ang ating sabaw. Palambutin lang natin yung ating kalabasa. Guys, malambot ng ating kalabasa. Next, lagyan natin ng isang piraso para maglasa yung sabaw niya. Tapuan muna natin saglit. Bango. Ay, bango-bango. Next, ilagay natin ang ating okra. At alubate. Guys, yung ating sabaw para hindi siya ma-overcook yung ating okra. Sige lang, hindi siya na-overcook. Alright. Ikiman, tama na ba yung alat niya? Ngayon guys, sa seasoning, ayun na bahala dun. Maglalagay ako ng magic sarap para mas lalong sumasarap. Para nilalagyan niya ito ng bagoong eh, pero ayoko kasi sa sabaw, ayoko ng amoy, medyo mabantot kasi eh. Kaya ayoko nang ganun. Nagugutom na ako.
minutes more. Okay na guys, pwede siya overcook. Ayan na. Sarap. Oh, diba? Ang sarap. Sarap. Diba guys, ito yung rito na inilagay ko lang sa ibabaw. So, ito naman yung kainan na nilagay natin. Oh, diba? Thank you guys for watching. Sana magustuhan niyo yung aking niloto. Ang sarap guys, promise. Sobrang promise. Kahit walang bagoong. Napakasarap at napaka-fresh ng mga gulay. Wala akong nilagay na oil. Yung ano lang, yung sa prito lang natin. Kaya sobrang fresh. Thank you! Please like and subscribe to my channel para sa mga new videos ko guys. Salamat! Happy coming!